Hello Pinoy Techs! Welcome! Welcome back sa Pinoy Tech Channel. Una po sa lahat, salamat po sa mga nag-subscribe sa aking channel. At sana po patuloy po kayong sumubaybay at tumangkilik sa aking channel. Okay, today, ang gagawin po natin is mag-unbox po tayo ng Brother Printer DCP L2540DW. Tingnan natin kung anong laman nito, anong features, anong specs, anong benefits nito sa atin. Sa mga magsisimula mag-printing business, okay, let's start! Sa top niya, USB cable, quick setup guide, installer, manual, okay. Toner cartridge. So yung toner cartridge na pala, ang lifespan niyan ay 2,600 pages based on A4 size at saka 5% na toner coverage. So, standard yan sa mga magamit na mga toners, mga mono. Okay, wala na tayong ibang makita. Power cord niya naka built-in, so hindi siya detachable. Yung plug niya, hindi siya bilog, flat na siya, so pwedeng tanggalin ito or pwedeng lagyan ng adapter. Sa likod, ito yung USB port, ito naman yung sa network. So network ready na siya, NTC approved, always yan kapag may mga communication equipment ka. Then, hinarap natin. ADF niya, up to 35 sheets ang kayang i-feed the original documents. Up to legal size ang pwedeng i-feed dito. So kung maglalagay ng original documents sa platen, hanggang A4 size lang yung pinakamalaki na size. Ayan, ito. Very simple yung control panel niya. Meron siyang two-liner na display. So, nandito na yung function, stop, start, very basic. So, madali lang siyang pag-aralan. Sa drawer, ito yung drawer niya. Up to 250 sheets. So, up to
long size din ang kaya niya or legal size din ang kaya niyang i-load dito ng papel. And sa second tray, meron siyang bypass feed, single sheet only. Ang next is loading ng toner and drum. So, ito yung drum cartridge niya. Ang lifespan nito is 12,000 copies or pages. So, dito nilalagay yung toner. Insert lang dito. So, body angle ratio mo sa toner sa drum, kung 2,600 pages ang isang toner, more or less mga 4 toner is to 1 drum ang ratio bago magpalit ng drum. Kaya ito, masyadong tumabenta sa market. Okay? Isa nga pala sa advantage nito is yung speed niya per minute. Kasi karamihan, yung speed na category nito is mababa. Ito, umaabot siya ng up to 30 pages per minute. Pang mid-model na siya na copier category. At dun sa iba pang specs na kaya niya. So, may mga features ito, gaya nung ID copy, two-sided. Meron na rin itong two-sided. Pwede mo nang i-back-to-back. Compact na yung specs niya. Nandun na. Maganda, maganda, maganda. Karamihan sa mga nag-i-start mag-printing business kasi hindi siya ganong kamahalan. Ang presyo nito sa market nagre-range ng 12,500 more or less. Ganon. Durable siya in terms of sa mechanical. Maganda yung engine niya. Kaya I recommend this one sa mga mag-i-start mag-printing business or copying business. That's all for now. Sana may nakuha kayong idea, especially pagka bibili kayo ng bagong printer or copier or all-in-one. Maganda to, maganda. Tapos yung availability ng spare parts, marami na rin sa market. Mga OPC drum, mga compatible toners. Yun nga lang, kapag gumamit ka ng compatible toners, ma-avoid yung warranty niya. I recommend pa rin na i-avail yung warranty na 1 year para in case mag-breakdown yung machine, covered pa rin sa warranty. So that's all for now. See you on my next video. Bye-bye! Thank you! Pinoy Techs!